napakarami naman ang nais mong malaman patungkol sa akin. Maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit? Sabihin nila natin na gusto ko itong makilala. Gusto ko itong makilala ng lubusan. Nagawa mo. Mauna na ako. May lahat pa. Bakit? Singsing na yan. Saan mo nakuha ang singsing na yan? Binigay ito sa akin noon ni Pater Balkan. Hindi mo ba nabalitaan? Ako ang pati na nakahuli at nakadakip kay Ayesa. Ang aking kapatid na si Ayesa, nadakip na rin pala nila. Bakit parang wala siya sa sarili? May nararamdaman akong malakas na kapangyarihan. Kapatid ni Ayesa, narito si Lloyd! Habulin niyo! Habulin niyo! Hindi ka na sana nagbalik, mapangahas na anak ni Margadan. Hindi niyo magagawa sa akin ang ginawa niyo sa kapatid ko. Yan ang nararapat sa'yo. Yun ay kung mauhuli niyo ako. Pero mo ang darap! Wala ka lang maligtas mo. Suta! Gato! Bakit ba din alam mo pa yung babae niyan dito? Sarah, siya yung sinasabi ko sa'yo tumulong sa akin noon. Ah, yan ba? Oo, na hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Siguro naman, makakabayad ka na ng utang na loob mo sa kanya. Kasi ikaw naman ang nagligtas sa kanya. Siguro hindi masama kung magiging magkaibigan kami, no? Kaibigan, na hindi mo pa nga alam ang pangalan niya. Kaya nga kikilalanin ko siya pag nagkamali na siya. Mauna na ako. Sige. Ikalawang beses na ito na nabigo tayong dakpin si Eloida. Makapangyarihan siya, Pater Balkan, at mahihirapan tayong mahuli siya. Ipagpatuloy ang paghahanap sa kanya, Argo. Opo, Pater Balkan. Dahil habang hawak natin si Ayesa, Argo, babalik at babalik siya upang pagtangkaang iligtas ang kanyang kapatid. Yan ang hindi ko hayaang mangyari. Kahit itaya ko pa ang buhay ko. Kaya ba hindi ka sumama sa pagtugis kay Eloida dahil inasikaso mo ang babaeng yan?
imbis na ang tungkulin mo bilang isang pati. Inawala ko sa anyo ni Jones nung mangyari ang pagtugis. Kaya hindi na ako nakakilos para makatulong. At ano ang balak mo sa babaeng yan? Dito muna siya habang nagpapagaling siya. Nahihibang ka na ba, Juno? Siya ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ba nararapat lang na ibalik ko ang kabutihan na ginawa niya sa akin? Ang babaeng yan ay magiging problema sa atin. Lalo pat meron tayong lihim. Kilala niyo ako, ina. Minsan akong pumatay para protekta ng lihim natin. At hindi ako mag-aatubiling ulitin yun kung kinakailangan. Nagkakamali na siya. Malungkot ka na naman. Ikaw pala. May problema ka na naman ba? Wala naman. Malungkot lang ako kasi ang matalik kong kaibigan, may iba ng kaibigan na nais pagkaabalahan. Silosa ka pala. Kahit sa kaibigan. Lalo na siguro pag may minamahal. Ikaw, ano nangyari sa inyo kanina? Bakit nagkagulo sa Arcapol? Tinugis namin ang isa sa mga anak ni Markadan. Yung kapatid ni Ayesa. May kapatid si Ayesa? Oo. At nandito siya ngayon sa Saladin. Ililigtas na siguro ang kapatid niya. Alam mo, Priya, dapat na malipol ang lahat ng angkan ni Markadan mula sa kanyang mga anak hanggang sa kahuli-huling patak na kanilang lahi. At iyan ang misyon ko bilang matapat na lingkod sa Saladin. Ang ako mismo makahuli sa isa sa mga anak ni Ayesa. Salamat, nagkamali ka na. Anong nangyari? Eh, hindi mo ba natatandaan kanina? Nagkagulo sa liwasan. Natamaan ka ng isang pati. Oo, natatandaan ko na. Salamat, ha? Iniligtas mo ako. Ibinabalik ko lang kabutihan ginawa mo sa akin. Siya nga pala. Ako pala si Juno. Anong pangalan mo? Sabina. Sabina? Parang pamilyar sa akin ang pangalan na yun. Abrio, sandali! Nais ko lang sanang pag-usapan natin yung nangyari. Wala na tayong dapat pag-usapan, Argo. Kung may gusto ko sabihin sa akin, Abrio, makikinig ako. Gaya na nasabi ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Sabina! Saan ko nga ba narinig ang pangalang yun? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Medyo. Ha? Bahagya lamang sumakit ang ulo ko. Kung nais mo, dumito ka muna kung walang maghahanap sa'yo. Wala naman. Ang mga magulang mo, wala na kasi akong mga magulang eh. At mga kapatid. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna. Salamat, ha?
Totoo po ba, Pater Divine, na may isa pang anak si Markadan? Na may kapatid ang aking inay? Oo, Erastus. May kapatid si Iesa. Eloida ang kanyang pangalan. Hinuli din po ba nilang kapatid ni ina? Sinubukan nilang tugisin, ngunit hindi nila nadakip. Malakas pa rin ang kapangyarihan sa Mahika ni Eloida. Kailan hanapin po natin siya. Tiyak ako na malaki ang maitutulungan sa atin para mapalaya ang inay. Yun ay kung magpapakita pa siya. Matapos siyang tugisin, naging mailap si Eloida. Kanino man. Pero di ba hindi po siya titigil ang gabi na ililigtas ang inay, Pater Divine? Pater Divine. Sana nga, Erastus. Sana nga. Sandali! Hindi ko nakukuha ang anak ko. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko, Adana? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Eloida. Huwag ka na! Eloida, huwag! Siya ang anak mo! Pagpastan mo ang ginawa mo sa sarili mong anak. Paano mo nagawa sa akin to, Adana? Inagaw mo sa akin ang anak ko. Pagkatapos ngayon, munti ko pa siyang mapatay. Klase kang nila. Buong akala ko nawala ka sa buhay ko. Pinaniwala nila akong patay ka na. Patawarin mo. Pero ngayon nagkita na tayo. Hindi na kita iiwan. Hindi kita papabayaan. At paano mo gagawin yun, Eloida? O baka nakakalimutan mo na ikaw ay isang pugante sa salatin. Itinuturing na isang salot, pinaghahanap ng mga pater, at tinutugis ng mga taga-salatin. Kakalimutan.
kalad ka rin mo ba ang iyong anak sa sumpang dinadala mo ngayon? Gusto mo ba siyang magdusa katulad ng pagdurusa mo? Nais mo ba siyang madamay sa kapahamakang nag-aabang sa'yo ngayon? Yan, Eloida. Yan ang dahilan kung bakit ko inilihim ang pagkatao niya. At dahil itinuturing ka ng patay ng mga taga-Saladin, inako ko siyang parang sa akin. Inalagaan ko siya. Inahal ko siya. Parang tunay kong anak. Tinuruan ko siya ng maika. Dahil batid kong nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging isang mahusay na salamangka katulad ng kanyang mga ninyo. Katulad ng kanyang magulang. Eloida, isa na siyang lingkod sa Arkapol ngayon. Isa na siyang magiting na pati na naglilingkod sa mga pater. Yung hanggang kung bakit siya nagaan yung lalaki. Oo, Eloida. Dahil yun lang ang tanging paraan para matupad niya ang kanyang mga pangarap. Bakit kaya mailap pa rin siya sa kabila ng lahat? San kaya siya nakatira? San ko kaya siya muling makikita? Pangarap niya maging isang pater, Eloida. Nais niyang patunayan sa Saladin na karapat dapat ang mga kababaihan sa mataas na tungkulin dito sa Saladin. Kapag naging pater na siya, palalayain niya ang mga babae mula sa pang-aalipin ng mga lalaking salamangka. Bubuksan niya ang pagkakataon para sa mga babae na mag-aral, na gumamit ng mahika. Yan din ang adhikain ni Markadan. Nung tinuruan niya kayo ni Ayesa na gumamit ng mahika, hindi ba? Minana ng lahat ko sa akin. Kaya ba sisirain mo ang lahat para lang maagaw si Juno sa akin? Nanaisin mo bang wasakin ang lahat ng pinaghirapan ng iyong anak? Kaya gawin mo kung ano ang nararapat mong gawin. Iwan mo sa akin si Juno. At panatilihin mong lihim ang tungkol sa kanyang pagkatao. Gusto kong kilalanin ako ang anak ko. Balang araw mo, Eloida. Hindi ngayon. Huwag muna ngayon.
Umalis ka na. Mananatili ako. Magmamatsyag sa aking anak na. Hindi ko man siya malapitan. Susubaybay ko siya kahit sa basta't ipapangako mo na hinding-hindi mo siya ipapahamak. Oo. Maliwanag eh. Maliwanag sa akin. Mas higit ko pang nagaan kapakanan ng anak ko kesa sa akin. Ipagpatuloy mo ang pagtupad ng iyong pangalan. Parang-araw, sana maintindihan mo ang gagawin kong sakripisyo para sa iyo. Ginagawa mo. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sabi sa akin eh! Juno? Anong binabalak mo sa amin ng aking ina? Magkakamaligang ito pa rin ang Monica. Dahil lalabahan ang kita. Alam mo ba kung saan dinala si Ayesa pagkatapos parusahan? Narito na ang karagdagang halipan. Ang anak ni... Markadan? Ikaw na raw ang bahala sa kanya. Ha! Wala ka ng kapangyarihan na yan, Ayesa! Wala na! Wala ka ng laban! Ha! Nais ko muling makapasok sa Arkapol. Bakit? Nakarating ka na ba roon? Ang ibig ko kasing sabihin, nais ko muling magsilbi sa kapwa. At sa pagkakataong ito, gusto ko magsilbi sa Arkapol. Ano ang pangalan ng magandang binibini na kasama mo? Sabina. Brittany? Arko, matagal na tayong magkaibigan. At nagsasawa na ako sa ganong kaugnayan natin. Ano yung sabihan? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Arko. Siguro na may nararamdaman mo ang nararamdaman ko sa'yo.